Okay, good morning to everyone. Hello, hello sa lahat po naman nakakapanood ng aking live today. Today is January 3, 2020. Okay, so kamusta po kayong nakakapanood sa akin ngayon? And I'm happy and blessed dahil New Year na. Ano po, kamusta yung New Year nyo today sa lahat po ng mga nakakapanood ngayon sa aking itong live today? So may makakasama po ako and she is one of my good friends also. And naging part po din siya. Isa siya sa part ng Ninja and Dangers. And I'm so happy and under our mentor, Coach Princess Gumabon and Angelo Gumabon. Thank you for allowing us na magkaroon ng ganitong klaseng live. And ipapakilala ko siya sa inyo. And let's listen to her kung paano siya nag-start dito sa online business. And ano yung nagustuhan niya dito sa online na tulad ko na nilalakaran. She's one of the, may inspire din kayo sa kanya sa buhay niya. And let's welcome her, no? Ang makakasama ko for today is si Ma'am Jalmyn N.Nierra. Okay, she is already nasa... Jensen pa siya, no? So, alam nyo ba yung lugar ng Jensen, no? So, popular yung Jensen sa lugar ni Manny Pacquiao. So, napakalayo niya. Pero still, we do our best na magawa namin itong one-on-one live with her. So, thank you God. Salamat sa Diyos at talagang binigyan niya kami ng ganitong klase ng opportunity. And you always, always thanks God for everything happened. There's a purpose and there's a reason. Okay? So, wag na natin patagalin. I'm so excited na rin kayo na makilala kung sino yung makasama ko for today. Thank you. And pakita ko na siya sa inyo. Let's welcome here, Coach N.Nierra. Okay? So, isama ko siya and i-open ko lang yung mic niya. Okay? So, hello! Open ko lang yung mic mo. Wait lang, sis. Okay. Okay. Okay, you're on air now. Hi, sis! Hi, coach! Hello! Good morning! Hello, hello! Good morning! Yeah, so... Good morning pala, no, sa mga viewers natin dyan, kung saan ka mang lugar ngayon nanonood. Good morning, good afternoon, at good evening. And I hope na okay lang ang araw nyo dyan ngayon. Hello! Hello, Coach Rostin. Hello, good morning, sis. So, introduce mo muna sarili mo. Yes. Introduce mo muna, ano ba yung about to you? Tell us about your life. Sino ba si Coach Jalmyn? Nahihirapan ako i-bigkas. Social yung name niya. So, can you introduce to yourselves? Saan ka ba nakatira? Saan ka ba ngayon? Ano ba yung pinagkakabalahan mo bago ka naging online business entrepreneur? So, tell me about your life for a little and we are listening to you right now. So, i-mute ko lang yung sound ko, okay? And the floor is yours. So, tell me about your life and yours. Okay. By the way, ako nga pala si Jalmyn Hulumiera, isang dating OFW bilang isang nurse sa Saudi Arabia for 5 years. And then, after kong natapos yung contract ko doon sa Saudi, nag-stay for good na dito sa Pinas. Then, nag-asawa at ngayon meron na kaming instant na 2 anak. I have a twin children, boy and girl. Bali, 2 years old na sila ngayon. So, dito, nung nag-stay na ako dito sa Pilipinas, so hindi na ako nag-work kasi inaalagaan ko na yung 2 naming anak. Habang yung husband ko is nag-work. At siya nga pala dito, ako nakatira ngayon sa General Santos City. At since nandito na lang ako sa bahay, naghanap ako ng paraan paano maging productive yung araw ko. At saka may mga times din kasi na umaabot din talaga sa point na yung
umaabot din sa point na kinakapos. So, naisip ko na maghanap ako ng solusyon para matulungan yung husband ko. So, ayun, kakahanap ko ng solusyon isang araw. Siyempre, nagpa-Facebook lang. Kasi nga, wala pang masyadong ginagawa that time kasi mga babies pa lang yung mga anak ko before. So, ayun. Kaka-scroll down ko ng Facebook ko. Ayun, may napanood ako na isang opportunity. Kaya, yun, sinubukan ko at tiningnan at inaral yung ano ba yung sinasabi doon sa video na yun. So, ayun, doon nag-umpisa yung journey ko dito sa online business. Pero before niyan, bago ako pumasok talaga dito sa online business na to, actually, pumasok din ako bilang yung sa traditional business. Kaso lang, hindi nag-work out sa akin yung business na yun kasi hindi ko nga maiwan-iwan yung dalawa kong anak. At saka, mahirap din na yung lalabas ako ng bahay. Ako lang mag-isa kasi nga wala din kaming helper sa bahay. So, ako lang mag-isa lahat nag-aasikaso dito sa bahay, sa mga bata. So, talagang gusto ko siyang itrabahuin pero talagang hindi ko alam paano gawin. So, kaya yung araw na yon na nahanap ko na may ganito palang opportunity na kahit nasa bahay ka lang, pwede mo rin palang gawin yung business na nasa bahay lang. So, sabi ko, bakit hindi ko subukan, di ba? Kasi since nasa bahay lang ako at saka instead na manunood lang ako ng TV, magsa-cellphone, maglalaro. So, why not gawin ko yung araw ko na productive? Yung mas mag-grow pa ako at saka mas marami akong matutunan, no? At saka pwede ko pang i-share sa iba yung mga natutunan ko. So, yun. Dumarating din sa point na talagang pag wala kang masyadong yung pinagkakaabalahan, yung ginagawa mo sa buhay, minsan talagang maiisip mo, masasabi mo sa sarili mo na ganito na lang ba talaga yung buhay ko, paulit-ulit na lang. So, that's the time na aabot ka sa point na yung parang manghihina ka or sasabihin mo na parang ganito na lang lagi yung cycle ng buhay ko. Kaya sabi ko, hanap ako ng way para gumawa naman ng bago sa buhay ko. So, ayun, nag-aral ako noon online, mga trainings. Kasi before, yun talaga ang nahihirapan ako sa traditional business na pinasukan ko. Mahirap matutunan yung business na kailangan mong pumunta ng opisina, kailangan mong i-meet up yung mga tao, no? So, sabi ko, kung may ganito lang naman na opportunity, why not? So, ayun, dun nag-start na nag-aaral-aral ako sa business ko sa online. So, yun lang, coach, yung masasabi ko bago ako nakapasok dito sa online business. Oh, no? So, marami din pala ikaw na experiences. And like me, kung ano yung naranasan mo, nangyari din sa akin, I was starting in offline traditional business before when I was discovered this online business also. But still, we find out talaga na gusto natin talaga na yung talagang, as a mom, we are mom. And gusto din talaga natin na talagang sana may business ako na pwede kong gawin na nasa bahay lang. Kasi iba pa rin talaga, as a mother po talaga sa lahat na nakapanood namin, kung mami ka na nakakaranas ng katulad namin, is gusto namin na kumikita kami while we're taking care of our kids, no? So, she's also an OFW, I heard. Oh, so, parehas kami,
marami kaming similarity na talaga naranasan din niya out of the country and isa siyang nurse doon. And of course, it's very hard for us bilang OFW, malayo ka. Distance ka doon sa family mo. And then of course, she feel na she want to find someone, something na talagang negosyo. So nakita niyo tong online business. That's where we connected to each other, no? So actually may nanonood sa atin na ngayon, marami na. So shout out muna natin si Coach Marilu Bibar Paciente. Thank you for supporting us, Coach. Hello. Thank you for watching. Yan. Coach Zenon, so, hello. Yes, batiin mo naman. Coach Zenon. Hello, yeah. Coach Zenon. Si Madel Villoria. Madel Villoria. Si Bernard Kahayon. Bernard Kahayon Shog. Thank you for watching. Salamat po. Salamat sa suporta. No? Si Maribic De Leon Gutierrez, nandito rin. And si Janos, thank you. And yung hipag ko, si Rina Martinez, thank you. No? So, ayan, she is coach. After no, madiscover mo yung online business, so yun na nag-trigger sa'yo na, I want like this, no? This is sa online business kasi natin, coach, is talagang mag-i-stay ka ng matagal if you see yourself as your passion in your heart. Because hindi lang basta dahil gusto natin kumita. It's because nakikita natin talaga yung sarili natin. Okay? So, we do our best na gawin yung business na to. Kasi you want to connected to people eh. So, may iba kasi hirap na parang, ay, gusto ko ng business pero ayoko makikita ko ng tao. So, parang ang hirap naman ng negosyo. Kahit siguro if traditional business, you need to connected with the people. Tama? So, this is online. All you have to do is you have an internet. Okay, may internet ka lang, may gadgets ka lang, may laptop or may cellphone ko lang. And of course, skills and knowledge sa ganitong klase ng business. And you can do it. Magagawa mo rin to. Katulad ng ginagawa namin ni Coach, ni Coach Kera na lang. Okay, so I mean, okay. And then, it's so hard to, kasi Jalmyn. Okay, so I'm so excited na talagang makasama ko siya today. And of course, so tanong ko din sa'yo, Coach. So, siyempre, nandito ka na sa online business mo. Ano yung mga nagtulak sa'yo? Bakit nagustuhan mo talaga? Yung talagang, yung una kasi, nakita mo lang, nakita mo sa post, kasi maraming mga nakikita ka eh, di ba? So, paano ka napunta dito? Paano ka napunta sa group na to? O, si Bas, ang dami eh. Alam ko, marami kang naging access, nakilala. So, bakit ka napunta dito sa group, Ninja Avengers? And ano yung nagtulak sa'yo na, parang dito ako mag-i-improve, parang dito ko nararamdaman yung sarili ko. Kasi very important that you have a group, di ba, coach? And hindi ka makakapag-establish makakapag-establish talaga ng yung business by your own lang. So, you're not an island to be alone. So, you need a group. Kasi actually, yung group, i-build up ka eh. Sige ka, coach. Yes, go. Actually, paano ka napunta dito sa group? Ako sa group na to. Oo, kasi may ginoinan ako na isa parang group na, hello? Nandyan pa ba ako? Hello? Hello? Hello, coach? Nag-mute lang ako kasi para yung boses mo maririnig din. Mute ko yung akin para mas malinaw ka, ikaw lang yung maririnig. Okay, sige, go. Go lang. Nag-mute lang ako. Okay. Actually, nakita ko tong group na to kasi nakita ko yung mga tao dito na parehas kaming may mga pangarap. At saka, naramdaman ko yung mga naramdaman din nila, no, na gusto nilang iahon yung pamilya nila sa hirap at gusto rin nilang makamtan yung mga pangarap nila para sa sarili at para sa pamilya nila. So, kaya nandito ako sa group na to. So, sabi ko kung magjo-join ako sa group na to at saka alam mo yun, yung surround yourself with the same like-minded na mga tao. So, makaka-connect kayo sa isa't isa, makaka-relate kayo sa isa't isa. At saka, mashishare nyo yung mga experiences nyo. At saka, that way, marami kang matutunan, no? Hindi lang matuto sa sa'yo at ikaw din matututo din sa mga naging experience nila. At
Diyan mo rin makikilala yung mga tao, no, na parehas kayo na may mga ganyang experience at saka may parehas kayong mga hinaing, no, sa buhay. So, ayun. Kaya nandito ako sa group na Ninja Avengers. Then, natutuwa din ako kasi marami ditong nag-share lagi ng mga values. Hindi lang more on business, but also maraming bagay na matutunan mo dito in terms of mindset. Yun. Very important yung mindset mo talaga kasi pag ikaw close yung isip mo, no? Lalo na pag sa online, ang hirap magtiwala. Ang dami ngayon kasing masasabi mong akala mo totoo, ang ganda ng mga ino-offer, ang ganda ng mga sinasabi sa mga ganitong opportunity. Pero once na nakapasok ka na doon, ayun, hindi mo alam na yung palang pinasok mo is hindi pala totoo. So, dapat pag nandito ka sa online business, make it sure na yung mga tao na makakakita sa'yo, no, i-coconnect mo din yung sarili mo sa kanila through sharing values. Kasi dyan mo makukuha yung trust ng mga tao through sharing values. Though, sabihin mo na hindi ka agad, no, makaka-earn ng income, pero that way, sa pag-share mo ng values, ang mga tao, pag may matututunan sa'yo, dyan na mag-uumpisa na i-follow kanila, at saka dyan na rin yung trust, at saka magugustuhan ka ng tao. At saka kahit anong opportunity pa yan, pasukin mo, at saka kung hindi ka magtitake ng action, talagang kahit saang business ka pupunta, no, wala talagang mangyayari sa'yo. So, yung sa akin naman, nung napasok ako dito, is kahit maraming struggles na naranasan ko, pero I keep on learning, araw-araw, nagle-learn, kasi dyan ka mag-grow, at saka dyan din, no, nag-start yung, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Yung lagi-lagi kang may inaaral, may natutunan, and then at the same time, ini-implement mo sa sarili mo, sa buhay mo. At saka yung mga natutunan mo, pwede mo ring i-share, ibahagi sa ibang tao na, ay, meron pa palang pag-asa para sa pangarap ko sa buhay. So, yan din ang mga natutunan ko, no, dito sa pagpasok ko sa online business. Hindi lang puro business, earning, but also kasi madadala mo yan sa habang buhay, panghabang buhay mo, eh, yung mga natutunan mo dito. So, ayun. Keep on learning lang, at saka anumang struggles na dumating sa buhay mo, wag lang talagang susuko, kasi that way yan yung magpupush sa'yo, eh, pataas. So dyan ka din mag-grow, at dyan ka din matututo. So kung saan ka man natumba, dun ka din tatayo, kasi ang importante dyan is hindi ka mag-quit, go lang, no? So, yun, dito yung, yan yung mga natutunan ko rin dito sa pag-online business. So, dapat lagi may, palibutan mo yung sarili mo ng mga positibo na tao. So, kung mag-online business ka naman lang, no, doon ka na sa pang matagalan, yung talagang kahit saan ka mapunta, no, yung mga learnings mo, lagi mong dala-dala yan, at maibabahagi mo, maishishare mo sa ibang tao.
Oo, no? So, talagang ang dami mo din talagang, actually, yung mga sinasabi niya, observe niya yan and nararanasan niya yan. Kasi as, of course, we are, of course, ako sa nasa 1 year pa lang ahead, 1 year and 6 months, I think, ako dito sa online business. But nasa sa'yo kasi kung ano yung paano ka. Kasi nga, di ba, nakita mo yung post ko kanina is kung ano yung gusto mong paniwalaan, yun ang magiging output mo. You are the product of your beliefs. And ikaw eh. Okay? Kung ano yung gusto mong magamarating sa buhay, it's about you. It's about you. And dahil sa mga ganitong experiences, di ba, kailangan natin talaga ng inspiration. And you are the one of the inspiration kasi ginagawa mo to, hindi ka naman pinilit, hindi ka naman talaga kusang gusto mo naman kasing gawin. Kahit ako, I love kasi I see my passion already. And nakita mo din yung sarili mo dito, magkakaiba man tayo ng ating background, di ba, magkakaiba man tayo na ikaw nurse, ako naging nagtuturo ako. So, it's not hindrance. So, dito talaga walang educational attainment niya. Lahat pwede dito gawin yung online business. And I share it sis, napansin ko kasi sa international, when I was international doing. So, mayaman, mahirap, lahat ginagawa na yung online. Eh. Napansin mo, they blogger, they do a YouTube channel, mahirap, mayaman. And lahat ng mga Pilipino, tayo yung mga nasa listahan ng lahat. Kahit mahirap, may cellphone, may wifi, may data. Diba? So, of course, we have advantages and disadvantages to use the internet. It's rare, okay? But it's about how you throwing a value. Kasi kaya po, nasa internet kami, nandito kami sa online, it's because we throwing a good value and quality for the audience or those people na nag-inspire kami, na ini-encourage din namin kayo na if you are experiencing like us, na mami ka, you want to have your earn money or something. So, if you want to like this, nasa bahay ka lang, OFW ka, or mami ka, mami junior ka. So, lahat tayo pwede. Okay? Welcome dito. Hindi ka tulad pag sa empleyado ka, sis, di ba? Pag empleyado ka, sis, ang mangyayari, may qualification, di ba? So, may age limit pa. So, di ba napakaganda ng online business? And marami nagsasabi na hindi daw maganda, kasi daw scam daw, or whatever. It's not the people, negative thinking. It's because they not knowing educated for this online business. Kasi hindi po ninyo nauunawaan kung bakit may maganda tong online business. Kasi kung ano yung nakikita nyong negative, yun yung ina-absorb nyo po. But you think of it, bakit kami nag-i-stay dito? At bakit nandito kami? It's because dalawa lang naman ang party ng pwede mong piliin eh. Yung mga mabubuting mabubuting nangyayari or mga negative na nababalitaan mo. You will to learn more and alamin mo, hindi basta naghuhusga ka. And it's dalawang party lang naman lagi yan eh, di ba? Kung halimbawa na naka-experience ka, kasi most of the time sis, di ba, may iba na scam na, ayaw na mag-online. So, how do you convince them? So, sa tingin mo, di ba, sabi, ayoko na yun kasi ganyan. So, don't close the door. Kasi ang tao, iba-iba. Di ba? Yes, may mabuti ang intention at may masama ang intention. So, nandun po kami sa mabuti. Okay? Kaya tignan nyo po, tinuturo po sa amin yan, yung profile namin, mukha talaga namin, di ba? Tinuturo sa atin yan di Mentor Princess. Yung pangalan mo, dapat pangalan mo talaga. Bakit ba nagla-live, sis? Di ba? Kasi para pakita namin yung totoong tao tayo. It's not hard to convince people. It's not the way. It's ethical way. At kami po, hindi po kami nagagawa na sarili lang namin gusto. We are only, nasa training po kami, may training kami. Okay, may courses kaming binibili, inaaral po namin. Then after inaaral po namin yan, saka po ini-implement namin yan, kung ano yung mga gagawin namin sa negosyo namin. Okay, di ba? Ganun po yun. Educated people and share the blessings. And of course, I-share mo, ito maganda po yung online business. It's not up to you kung ikaw ay nanonood sa amin ngayon. Isipin mo tong mabuti. Isipin mo tong sasabihin ko sa'yo. Kung i-absorb mo yung mga negative na nararanasan mo dahil may nangyari kang experience sa online, it's not the end of the world, okay? Find a people na talaga makakatulong sa'yo. You need a mentor or coach na mag-guide sa'yo. Yun po talaga dito. Okay? So,
At ano sis? Ano pa yung mapapayo mo sa mga iba na talagang parang takot pa? Ah, aside from I said, ayun. Ano pa yung mapapayo mo sa kanila? Kasi kailangan, di ba, marami lang everyday scam. So, to them, ano ba yung pwede mong i-share? Mm-hmm. Go ahead. Masishare ko lang, no? Kasi, kung ano kasi yung nasa utak natin, kung positive din yung magiging result niyan. Pero kung negative naman yung nasa utak natin lagi, or iniisip natin, talagang negative yung magiging result. Pero kung sasabihin ng iba, hindi ko naman iniisip yung mga ganyan eh, yung mga negative na yan eh. Pero, unconsciously, mas nangingibabaw kasi yung mga negative thoughts mo. So, kung nangingibabaw yung mga negative thoughts mo, yun talaga yung mangyayari at mangyayari. So, kung alam lang natin ano, na lahat ng mga bagay, no, nandito lang talaga sa utak natin. Kung susubukan nating buksan yung utak natin, no, yung isipan natin, at titingnan natin, at kung halimbawa sa isang opportunity, no, kung dadalawang isip ka man, why not na buksan mo muna yung isipan mo at tingnan mo kung ano yung ganyang klaseng opportunity. Kasi malay mo yan na pala yung magbibigay ng breakthrough sa'yo, tapos hindi mo lang binigyan ng pansin. So, kung halimbawa ilang taon mo na palang na-encounter yung opportunity na yun, so kung bibilangin mo yung mga araw, mga buwan at taon na encounter mo na pala sana yung isang opportunity na para sa iyo, is sinayang mo lang, 'di ba? So kung ikaw, no, na nanonood ng video na ito, ng live na to or replay man, kung may darating na opportunity, huwag mong sayangin. Kung talagang hindi ka sure, pwede mo namang tingnan eh, pwede mo namang aralin. Pero kung talagang hindi nag-work para sa'yo, siguro talagang kailangan may proper guidance. Kasi sa akin kasi, nung pumasok ako dito sa online business na to, talagang sobrang hirap din, no, na gawin yung business na yun. Kasi lalo na pag yung na-invite ka lang, tapos after na na-invite, nag-join, tapos yung nag-invite sa'yo is wala na, no? Hindi ka na nag-guide. So, minsan ganyan ang mga nangyayari, no? Na yung mga tao na after na nakapasok sa isang opportunity, tapos walang proper guidance, talagang andun yung struggle, no, sa business. Pero sa akin kasi, ang ginawa ko is, hindi lang talaga ako tumigil. Talagang naging resourceful lang ako, no. Kasi sa internet naman kasi ngayon, pwede mo nang matutunan eh. Kahit hindi ka pa college graduate or high school level ka man lang, pwede mo nang aralin lahat eh sa internet. Pero yun lang, sa dami ng mga information sa internet, talagang ma-overwhelm ka. So, yung sa akin talagang importante din talaga na may mag-guide sa'yo or may coach or mentor. So, yun nga, no? Kakahanap ko ng mga trainings gumabon, no, sa isang online training, or actually free lang yung mga trainings na yun eh, talagang nag-subscribe lang ako sa kanya, and then ang dami niyang mga values na na-throw, so doon talaga na-open yung mind ko. So very important talaga na nagtuturo ka ng mga information, lalo na sa mga tao na talagang close pa yung mga isipan nila sa mga ganyang klaseng opportunity. So, kung sa ganitong online business, very important na share ka nation,
to open their mind. At saka, kaya nga ako na napunta na talaga sa ganitong pag-online business. Kasi nga, in-open ko muna yung isipan ko at pag na-open mo na kasi yung isipan mo, dyan na talaga mag-i-start na papasok yung mga bagong learnings, no? Yung mga bagay na dati negative para sa'yo pero kinalaunan, natututo kang tanggapin, no? Yung mga new learnings. So, always empty a cup. So, ayun. Lagi ka lang talagang willing, no, na matuto. Kasi sa learnings, ako dati hindi ako mahilig magbasa, pero since napasok ako din dito sa online business na to, dito rin ako natutong magbasa. So dati sinasabi na, alam mo ba, sa pagbabasa nandiyan yung sinasabi nilang kayamanan. Pero totoo nga talaga, no? Kakabasa ko, ang dami kong mga natutunan at ang dami kong mga na-discover. So, kung dati, ginagawa ko na pala yung pagbasa. So, ang dami ko na pala talagang learnings at na-i-share sa mga tao ngayon. So, ayun, keep on learning lang. At saka, wag lang talagang mag-quit. Anong mga struggles. And then, first of all, tiwala lang talaga sa Diyos. Kasi, without Him, no, kahit anong mga learnings pa yung mga natutunan mo dyan, magiging useless at saka hindi siya tatagal kung wala ang Panginoon. So always gawin mong sentro talaga ang Panginoon sa buhay mo. So ayun, everyday kailangan talaga na kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. And then huwag kang mag-start na sa araw mo na hindi nagdadasal, hindi humihingi ng guidance ni Lord, kasi kung yung business mo, no, napapasukin sa online, kung without guidance talaga ni Lord, talagang mahihirapan ka kahit anong mga struggles may. Lagi. Ayun. Yun ang mga mai-share ko, Coach. Amen, no? Ang dami naming natutunan sa iyo, po ano, 'di ba? So, yung sinasabi niya kanina dito is yung natutunan niya, it's based on talagang experiences niya and learnings niya. And talagang nasa sayo, okay? Listen to me, nasa sayo. Kung talagang nakikita mo yung sarili mo dito, and you need to find a knowledge, kailangan, actually dito sa business natin, you need to invest. Of course, na wala namang negosyo talaga na talagang hindi ka maglalabas ng puhunan. Always people saying, ay, gusto ko libre lang. So, kung libre lang ang gusto mo, so, wala din, libre din ang mangyayari, sakit ang ano mo, income mo, di ba? Eh, sabi nga ng mga mentors na lagi ko naririnig, kung gaano ang ini-invest mo or gaano kalaki o kaliit ang ibinibigay mo, dedication sa negosyo mo, yun din yung makakamtan mo sa negosyo mo, di ba? So halimbawa, kung halimbawa ang investment mo, natatakot ka na maglabas ng pera o puhunan, so why you expected big income? So dapat kailangan is ano yung output mo, yun din ang outcome mo, di ba? So very simple word, but it's very meaningful for online entrepreneur na katulad natin, online marketer na tayo, di ba? So huwag kayong matakot na gawin to, kasi nandito naman eh, humanap lang kayo ng mga coaches and mentors na magagabay talaga sa inyo. Okay, and this the online is talagang very ano na siya eh, nasa modern na tayo guys, and sumabay kayo sa technology. And with the use of positive-minded people. And alam mo, napaka awesome, amazing talaga yung experiences ko dito sa online. Kasi international and locally, wow. It's a doors open, a lot of people na you can meet. Kahit nandito lang kami sa bahay, pero marami pong nanonood sa amin. Kung saan mo kayo nanonood ngayon, you can hashtag comment, hashtag live.
And saan kayo nanonood ngayon? Kung anong bansa kayo? You can comment down there. And if you watching this replay, so pwede nyo din isulat kung saan kayo nanonood, ano yung pangalan ninyo para mabati na namin kayo. And of course, about this online business, kung gusto nyo din matutunan kung paano namin ginagawa to. Okay? And of course, sis, may nanonood sa atin si Ronilo Magat, and yung mama ko, Ma, hi ma! Yan, very supportive ang mama ko. And si Monico Orena. Sis, ano mo naman? Shout out mo naman yung mga nanonood. Ayan, sis. Okay. Ay, pero parang hindi ko yata nakikita dito, coach, sa akin. Okay. Si nandito si Elsa. Sa mga viewers. Okay. Elsa Maris Cotes. Asher Lozano Banayag, Jess Martinez, si Lopo and Jamila Guapa. Thank you sis for supporting us, no? Salamat sa mga nanonood and I hope alam ko na nakikinig kayo kasi gusto din yung matutunan kung ano pa yung mga experiences ni Coach N.Nierra, di ba? Kasi hindi din talaga biro. But still, this is a life. Life is not easy. Uh-oh. Okay? But if you not do it or wala kang gagawin sa buhay mo, eh wala din mangyayari, di ba? Eh, nasa sa'yong shoes kung saan mo gustong pumunta. Okay? Sabi nga nila, alam mo yung kasabihan sis na, pag pinanganak kang mahirap at namatay kang mahirap, it's your fault. Pero pag yes. Pinanganak kang mahirap at namatay ka na may kaya or mayaman sa buhay, because your choice. So, nasa iyo yun, di ba? So, it's a life-changing. Yes, nasa sa'yo talaga. Wala sa kamay namin, wala sa kamay ng iba. All we have the people surround you is help you to build up your mindset, to teach you a knowledge, but the wisdom came from God always. And of course, after makuha mo na yung karunungan, wisdom ng Panginoon, guidance niya, and then that's your talent and passion. Lahat po tayo binigyan ng talent and skills ng Panginoon. Gamitin natin with a good purpose and living with a purpose in life out there. And share to the people na ma-inspire natin sila. And if you wanted to connected us, kung gusto nyo po magkaroon ng online business sa amin, katulad ng e-commerce store online namin, so you can check out. Ipopost po namin yung mga link namin dyan and you can click down below and gusto nyo magkaroon ng about what, ano yung business na meron kami. So, makikita nyo yan dyan later. Ipopost po namin dyan yung mga link namin and pwede mong i-click yan and then follow the more details about information. So, I can share and kontakin nyo si Coach N.Nierra about the business e-commerce store online. Yes. Okay? So, ayan sis, may nag-follow sa atin si Richie Tayuda Tobala. Thank you. Happy New Year. Hello. Yes. Happy New Year. Oo nga. Happy New Year, Coach Luzon and Coach N.Nierra watching from Davao City. Kung saan kayo nanonood ngayon? Davao City. Oh, okay. Nag-enjoy kayo. Yan. Mari Boomhomer yan. Thank you. Yan. Sa mga Team Avengers, thank you Ninja Avengers also. And to those people yes, na lagi talagang mga talagang positive na sumusuporta din sa amin. So, sis, sino bang gusto mong i-promote? Gusto mong mag-promote ng business mo or whatever? Pasalamatan. Yan, sige. The floor is yours, sis. So, go ahead, sis. Okay, thank you. Gusto ko lang magpasalamat sa opportunity na binigay sa akin na ma-interview ni Coach Rose Jean. And then, si Coach Zenon din, gusto ko rin pasalamatan, no, dahil siya yung nag-connect talaga sa amin ni Coach Rose Jean para gawin tong one-on-one hot seat interview. And then, si Coach Princess Gumabon na admin sa Ninja Avengers, salamat. At saka, gusto ko rin i-grab tong opportunity, no, na pasalamatan si Coach Princess kasi siya talaga yung naging mentor ko, no, dito sa online business. At saka ang dami kong natutunan in terms of talagang sa mindset. Ang daming nabago. Then nagkaroon ako ng vision in life. At saka at the same time nagkaroon rin ako ng mission, no, na hindi lang para sa family ko but also to help other people na katulad ko na nasa bahay lang, no, na mommy at saka may mga anak na inaalagaan lang na hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay para mag negosyo. So
Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng or binigay niya tong ganitong klaseng opportunity na hindi ko na kailangang bumalik sa pagka-empleyado at maaalagaan ko na yung pamilya ko, yung asawa at saka yung mga anak ko. And then at the same time, nakakatulong na rin sa ibang tao, lalo na sa mga hindi ko kilala na nasa iba pang lugar, na dito ko lang din na meet sa online business. At ayun nga, si Coach Rose G, nakilala ko mga members dito sa Ninja Avengers. So, thank you very much sa support at saka sa laging pagbibigay ng mga inspiration at saka motivation, no, sa dito sa online business na to. And ayun lang, Coach. Thank you very much for this opportunity. And okay. I hope marami silang natutunan, no? Yeah. So, abangan nyo. May another FB Live namin. May makakasama din kami. Hindi lang po ito yung last. This is the start of both of us kasi we are talking off air na sabi ko talagang para ma-boost din yung confidence niya to doing us a live. I'm willing to help her. Mm-hmm. Sabi ko talagang tulungan po dito. Don't worry. Tulungan po dito. And I want to part them kasi ganyan din po yung itinuro sa akin ng aking mentor na si Coach Princess Gumabon na talagang to have to share and wag mo itago yung karunungan mo just to be shared to the people na talagang magkakaroon ka talaga ng talaga mga kaibigan dito and build up a relationship with others and a good purpose. Very important and a good purpose, no? So thank you for watching. Thank you. Thank Christostomo, meron tayong pumasok. Christostomo, Johannes. Okay. And sabi ni Richie, go, 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 Salveians. Go, 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 Avengers. Sabi niyang ganon. And wow. Buboy Andres Desiderio, thank you. And sa mga manunood pa nito, you can catch up this our live and save this one. And share nyo naman. Share nyo naman ang aming FB live together. And para hindi lang po kayo yung nakarinig, ma-spread out din po natin sa iba. Tama ba, sis? Oo, yes, Coach. Share nyo naman tong FB Live namin ni Coach Rose Jean. At saka kung pwede nyo rin kami i-follow lang sa mga Facebook namin. Si Jalmyn J. N.Nierra and then kay Coach Rose Jean naman. Rose Jean Luzong Martinez. And then mag-subscribe na rin kayo sa kanya YouTube channel. Gawa ka din sa YouTube channel mo. Yan. Gawa ka ng mga tutorials sa YouTube channel mo. And then, para hindi na... Yan. So, yun. If you want to catch me, gusto nyo akong i-follow, Rosine Luzon Martinez or Rosine Luzon. And then, my FB pages, my Facebook manager is Darna Pinoy Negosyante. I'm Darna. So, wow. people Darna said that. Darna. Yes. So, and yun. So, follow me, my group. Meron din po akong group. Doon po ako nagtuturo ng mga live. Paano pumabos ang confidence nila? It's a free training program para sa iba na mga gustong matutong mag-ano, international and locally yon. So, Filipino Community Rosa. So, ilalagay ko yung link yan mamaya. And then, of course, by the way, and I invited you all sa magkakaroon po ako ng, abangan nyo po, ipopost ko din po dyan, abangan nyo po, supportahan nyo uli ako, na magkakaroon po ako ng one-on-one live interview, face-to-face international. Wow. No, dumayo pa siya dito sa Pilipinas para lang talagang, so kailangan talagang kumbaga, kailangan natin talaga mag-level up sa sarili natin. So happy to be 2020. Happy New Year, sis! Yes, and happy God bless to your family. And sa Ninja Avengers, thank you very much for opportunity and marami pang videos coming with her, okay? Yes, so don't said na it's not a last, it is started, okay? So that's it for now. So thank you. Yes, say thank you to you, them and happy you. New Year! Happy New Year! So, okay. Yeah. So you can share it this in your timeline and then the people. Okay. So thank you very much, Coach Rose Jean and thank Coach Jalmyn N.Nierra. Yes. Bye! Happy Bye. New Year! 2020, January 3, 2020 na ngayon. Bye-bye! Yes. Bye-bye! End lang natin.